Good evening po. Kamusta po kayo? How are you, mga katoto? So, magandang gabi. Welcome sa MCU Kwentuhan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na pwede kayo mag-donate ng mga donations nyo, mga GCash nyo, stars, kung gusto nyo akong padalan. Iniipon natin. Again, nag-iipon tayo ng funds para makapag-improve ng kung ano-ano sa ginagawa natin. And bumubuo ako ng community. Gusto kong gumawa ng community na mas malawak. So sana matulungan nyo ako, no? Donate lang kayo, kahit tigpipiso pa sa GCash yan. Napakalaking tulong yan, guys. So again, lalabas kayo sa alert box. Share nyo lang to. Share nyo yung live, tapos magpadala kayo ng stars. Meron mga libreng 75 stars yung iba sa inyo. So claim nyo na. Sayang naman yan, guys. Baka naman. Tapos GCash details. Kung gusto nyo magpadala via GCash, meron tayong number dyan sa pinned comment. So nakaready rin yung cellphone ko dito in, just in case merong magsesend sa GCash, no? Automatic mababasa ko yung message nyo. So shoutout sa mga sharer. Kazuma, Kerbin, Jihan, hello sa inyo. Good evening. Hello sa inyo lahat. Pasensya na. Harvin Vargas, hello idol, nakita kita in person sa supermarket. Kaso nahihiya po ako. Kausap mo yung sa aircon. Ah, sayang, huwag kayo mahihiya pag nakita nyo ako personally. Huwag kayo mahihiya kasi minsan lang yun, no? Naranig nyo po ba ako? Malinaw po ba yung aking sound? So, good evening sa inyo lahat. Sana naintindihan nyo akong yung pinagsasasabi ko. So again, donations ha, donations. Merong GCash number dyan sa pinned comment kung gusto nyo. Kung gusto nyo naman, stars, go lang. Babasahin natin yung mga message ng mga magpapadala. Okay. Basa tayo ng mga tao dito na nagko-comment. Hello sa inyo, Derek. Ang liit nung ano ko. Wait nga, wait lang ha. Ang liit kasi nung screen eh. Hindi ko makita yung ibang comments. Ayan. Bakit wala si Iron Man sa Illuminati sa movie ng Doctor Strange? Kasi hindi gusto ng director na ilagay doon. It means wala siyang relevance dun sa magiging storyline kaya hindi nilagay. Pero huwag kayong mag-alala, sa tingin ko, meron pa rin future na magpakita yung iba't ibang variant sa mga susunod na palabas. Lalo't nagsisimula na tayo magpunta sa Secret Wars. Waiting na lang tayo dyan, men. Ano pa, kamusta kayo? Mahina po yung volume? Paano mahina yung volume? Mahina ba? Mahina? Pogi tayo kasi gift yun ni God. Oo nga naman, no? So, pwede na kayo mag-drop ng mga MCU questions, ha? Mamaya na tayo maglokohan dyan. Mag-drop kayo ng seryosong tanong para masagot natin na malupit. Tsaka, again, waiting tayo sa lahat na magpapadala ng stars for this live. Waiting din tayo sa lahat na magpapadala ng GCash for our live. Again, donations lang naman yan para sa pag-improve natin. Waiting ko lang yung mga magko-comment dyan, okay? Shoutout sa mga nagsishare ha, salamat sa inyo lahat. Sila JC, Jihan, Kimberly, si Dodge. Shoutout po, maraming salamat sa pag-share ng live. Magandang gabi ho ulit. At asan na yung isang, ayun. Magkakaroon po ba ng incursions sa Sonyverse gawa ni Vulture na punta doon? I don't think so na magkakaroon ng incursions doon. Kasi ang incursions mukhang magpo-focus sa MCU. Ayan, ano pa? Hindi na po mahina ang volume. Kaya po ba ni Wanda si Jean Grey? Jean Grey, J-I-N. Siguro. Feeling ko kung mag-aharap sila, medyo match. Pero feeling ko kayang-kaya ni Wanda yon. Ano pa? Magkakaroon, nabasa ko na yan. Huwag din mag-i-spam guys ha. Daan-daan lang sa comment para mas okay yung ano natin, yung live natin. Ayan na. May mga GCash sender tayo, tigpipiso. Diba? Kahit piso, babasahin natin yan. So shoutout kay The Jenber Tumlos. Maraming salamat sa piso mo. Katoto, pa-shoutout sa mami ko si G Tumlos. Hello sa inyo, shoutout sa inyo dyan. Si Eric Kaluya, nagpadala rin ng piso sa GCash. Thank you so much. Katoto, pa-shoutout ulit piso mula sa puso. Ayan, napakaganda nung anong yun ah. Napakalupit nung sinabi niya, piso mula sa puso. O baka iba dyan, may piso mula sa puso, no? So again, GCash number natin nandyan sa pinned comment kung gusto niyo magpadala. At huwag niyo kalimutan maglagay ng message tulad nitong mga nagpapadala ngayon. Kahit piso pa yan, babasahin natin, okay? Tsaka again, mayroong libreng 75 stars sa Facebook kung gusto nyong i-claim. All you need to do is pindutin yung kulay dilaw na nakikita nyo sa comment section. Itong color yellow na to.
Pindutin mo lang yan, brother. Automatic yan. 75 stars yan, nakatago. So, yun. Baka naman, sayang yan. To, let's go. Wala pa rin papadala as of now. Wala pa tumutunog na malupit na tunog. Patunugin nyo naman. Katoto pa, explain ng variant. Variant is a different version of you sa multiverse. So, ikaw yon. Variant mo, ibang ikaw. Parang ganun lang. Pinaka-highlight lang yung sinasabi ko sa'yo para mas maintindihan mo kagad. No? Ano daw kakayanin kaya ni Hulk si Vincent Tolentino? Sino si Vincent Tolentino? Ikaw? Niloko mo ako eh. Maglalaban pa talaga si Spider-Man at si Venom? Posible, since meron ng symbiote sa MCU. So, oo. Ayan na, tumunog na yung maiwagang star. Kauna-una ang star sender natin. Shoutout kay Roar. Roar? Shoutout sa'yo, salamat sa 20 stars, Roar. Makikita ba natin ulit yung mga Greek? Ano? Makikita ba natin yung mga Greek like Zeus sa MCU? Kasama ba talaga sila sa comics? So, sa Marvel Comics, oo, kasama sila. Kasama sila Zeus, yung anak ni Zeus, na si, pangalan nun, Hercules. Nasa comics yung mga yan. At malamang sa live action, sa Thor Love and Thunder, confirmed na yon, magkakaroon talaga ng appearance si Zeus. So, ano siya? Galing siya sa Greek mythology, di ba? So, yon, lalabas siya sa Thor Love and Thunder. So, oo, mag-a-appear sila. Sana lumabas din si Hercules. Okay, so salamat ulit sa 20 stars, si Roar, si Derek Donapia. Maraming salamat sa 35 stars. Walang message si Derek, pero thank you. Si Lance Karanga, nagpadala ng 75 stars. Shoutout sa'yo. Wala ring message si Lance, pero go lang. Salamat. Comment kayo ulit kung may tanong kayo, Derek tsaka Lance, kasi star senders na kayo. Magkakaroon kayo ng badge. Okay? So eto, may piso tayo ulit. Piso mula sa puso ulit sa GCash. Dojen Bertumlos. Katoto pa, shoutout din sa crush ko si Honey Canillas. Yan, shoutout sa kanya. Yan o, auto-shoutout yung mga nagpapadala ng piso mula sa puso. Salamat guys ha, GCash number nasa pinned comment lang. Kung hinahanap nyo yung number, go na. Padala kayo ng piso. Dorero Rances, maraming salamat sa 10 stars. Katoto, magandang gabi. Paano nalaman ni Mysterio ang Earth 616 at Earth 838? Nung kausap niya si Spidey sa Far From Home. Di naman nabanggit yung Earth 838 kay Mysterio eh. 833 yata yung sinabi niya. Parang hindi 838 yon. Pero yung 616, hindi naman kasi si Mysterio ang nakakaalam nun eh. Meron siyang writer, di ba? Merong gumagawa ng script niya. So, si Gooderman yon. Ang pangalan, si Gooderman. So, feeling ko lucky guess lang. Tsaka parang nod lang din talaga sa comics na 616. Parang ano eh, medyo nakakalito as of the moment. Kasi ang MCU, dati, 199999. Tapos, ilang beses nang tinatry baguhin yan na 616 na rin yung MCU. So, technically, parang ang 616 lumalabas na home reality na yan ng movie, ng MCU mismo. So, magkaiba ng medium. So, 616 din yung comics, 616 din tong MCU. Pero medyo magulo pa as of the moment. Talagang nakikita ko lang na pag sinabi mong 616, it is the home reality nung pinapanood mong franchise. Parang, ayun, magkaiba lang ng medium pero pareha 616. Explain ko yan, gagawa ko ng content. Mas maganda. Okay? Pero yon, si Mysterio, lucky guess lang yon kasi syempre, imbento lang naman nung writer niya yung 616 na yun eh, di ba? Pero malay nyo, galing sa ibang universe si Gooderman. Di ba? Salamat ulit sa 10 stars si Dorero. Shoutout din kay Carlo Bagasala Pasqua sa 35 stars. Maraming salamat, Carlo. Walang message, pero thank you. Si Jason Santa Ana, nag-claim ng 75 star. Shoutout sa'yo, Jason Santa Ana. Si, ito pa, si Jeff Hillis. Maraming salamat sa pag-claim ng 75 stars. Sir Katoto, kaya po ba ng variant ni Obey si Wanda? Nako, hindi ko sasaktan si Wanda in every universe. hindi ko siya kaya. Siya lang ang kahinaan ko. Yan. Salamat, brother Jeff Hillis sa 75 stars. Si Thomas Sawyer, maraming salamat sa 15 stars. Maghaharap kaya si Ting ng Fantastic Four at si Hulk. Shoutout po, Thomas Sawyer Rabbits. So si Dating at si Ting tsaka si Hulk, posible naman kung nag-exist pa si Hulk sa MCU ah. Kasi right after si Hulk, medyo merong mga rumors na baka last appearance na ni Hulk yan eh. At iba na yung mag-World War Hulk. Pero ewan natin, talaga as of now, only time will tell mga katoto. Pero since shared universe naman, si Hulk at si Dating, at sureball naman na magkakaroon ng Fantastic Four sa future, sa MCU, sure yun ha, 100%, eh merong chance na magkita sila at maglaban.
Depends. It depends sa MCU kung anong gusto nilang gawin, no? So yan, maraming salamat kay Brian Ezekiel sa 15 stars. Katoto, nung time na tumakas si America at Strange kay Scarlet Witch at napunta sa iba't ibang universe, parang napunta sila sa animated universe. Hindi lang parang, napunta talaga sila. Pero hindi ko alam kung anong animated universe yon. Hindi rin yata yung main comics ng Marvel yun eh. Ibang klaseng animated siya. Iba yung animation eh. Pero oo, tama ka, napunta siya sa animated universe. Sila, I mean. Okay, so hello sa mga nagko-comment. Pwede kayo mag-donate ng stars ha kung gusto nyo. Again, napakalaking tulong ng mga stars na yan. Kung ayaw nyo naman ng stars, meron tayong GCash number sa pinned comment. Nakaready din dito, binabasa ko yung mga nagpapadala. Pwede maglagay ng message ha, both stars and GCash. So kung ako sa inyo, huwag nyo hayaang blanco pag nag-send kayo ng stars at GCash. Lagyan nyo ng kahit na anong message. Ayan, charot kaila Michael Tebelin Ruperto. Nagpadala ng 30 stars si Michael. Katoto, alright. Ano po use ng third eye ni Doctor Strange? Nasa dark side or good side ba ang third eye niya? Salamat, Katoto, alright. So, ang use ng third eye, technically, di pa natin alam. Di pa naman natin nakikita. Pero malamang dagdag abilities. Malamang nakakakita siya ng truth in all situations. Or nakakakita siya ng iba't ibang entity siguro. Parang yung mga paniniwala sa Pilipinas, di ba? Pag may third eye ka, nakakakita ka ng multo. Yung mga ganun-ganun, di ba? So feeling ko ganun, tapos nasa dark side or good side, it depends sa wielder ng eye. So yung Doctor Strange naman natin, mabait yan eh, di ba? Mabait naman yung Doctor Strange natin, so technically, nasa good side pa rin yung third eye niya. Kasi siya gumagamit eh, di ba? So yun, sana naintindihan ni Michael, salamat sa 30 stars. Again, babasahin ko lang na mabilis yung mga tanong nyo ha, tapos mabilis na sagot na lang din, hindi na masyadong detailed. Kasi dami, dami nyo dito. Wait lang ha, wait lang. Tapusin ko lang tong star senders bago yung GCash. Shoutout kay JB Crisostomo, Madarang, salamat sa 10 stars. Good evening ka Toto, sana in the future movies ng MCU ipakilala na si Franklin Richard para naman maipaghaganti niya naman yung tatay niyang si Mr. Fantastic sa MCU sa ginawa ni Scarlet Witch. To be honest, lalabas yan, malamang sa future, yung mga descendants nila Reed Richards. Malamang si, ano din, di ba, si Kang Richards din yun, di ba, Nathaniel Richards. So, pwede niya may paghigante yung papa niya sa 838, kasi doon namatay yung tatay niya, 838. Sa 616 naman, sa main timeline, di natin alam kung ano mangyayari kay Mr. Fantastic doon. So, it depends. It depends pa. Pero sa 838 yon, pwedeng ipaghigante yon. 'Di ba? Kasi doon namatay si John Krasinski. Okay, salamat ulit JP. Si Rochelle Joyce Magsino Rumbawa nagpadala ng 50 stars pero walang message. Charot sa iyo Rochelle, thank you so much. And si Brian Ezekiel, salamat sa 20 stars. Nasa animated universe pa naman sila Miles Morales, malay natin. Totoo, malay natin. Only time will tell, no? Pero Miles Morales kasi nasa Sony rights 'yan, kaya medyo mahirap. Pero yun, who knows? Shoutout din kay Emerson Co. Salamat sa 20 stars. Yung variant ni Mr. Fantastic sa Multiverse of Madness, siguro talaga yung pinakabopol na variant. Grabe naman kayo. Pero parang ganun na nga. Sinabi ba naman yung weakness ni Black Bolt? No? Sinabi kay Wanda. Ayan ha, Emerson, salamat sa stars. Si Renz Moralidad, salamat sa 50 stars. Tanong ko lang, nung si Hulk nag-snap, di ba nasira yung gauntlet? Bakit gusto pa rin makuha ni Thanos yung gauntlet kahit alam niyang na-snap na yung stone? Bumalik din ba sa dati yung mga stone or sira na? Ito ha, bibigyan kita ng malupit na sagot, Renz. Pag nag-snap ka, hindi masisira yung stones. Ang ginawa kasi ni Thanos, sinira niya yung stone intentionally. Pero kung ikaw mag-i-snap ka, hindi yan masisira ng basta-basta. As long as kaya mong i-handle yung snap, yung damage ng snap, pwede ka mag-snap ulit kung kaya mo. Hindi masisira yung stones ng ganun-ganun lang. Mukha lang siyang sira kasi ginamit mo one time. Ganun, no? Okay? Naintindihan mo? So, ganun yung nangyayari. Hindi nasira yun nung nag-snap si Hulk. Nagmukha lang damage kasi ginamit niya. Okay. Sana naintindihan mo? Ayan ha. Moving on. Shoutout sa mga nagko-comment. Hello sa inyo. Marius. Sila Galen. Shoutout sa inyo. Bigay ka kahit sinong Marvel character. Spider-Man. Si John Paul, hello sa'yo. Sila, comment lang ng comment ha. Babasahin din naman natin yung mga comments nyo. Pero syempre, pag nagpadala ng stars at GCash, eh mauuna natin yan. Syempre, lumalabas sila kaagad eh, di ba? So again, may nagpadala ng piso sa GCash. Shoutout kay Ryan Christian Cayetuna. Nagpadala ng piso. Piso mula sa puso, no?
Bakit po nakilala ni Thanos si Tony Stark? No! Ito, nagawan ko na ng content to, brother. Bibigyan kita ng simpleng sagot. So, si Thanos po ang nag-utos kay Loki na i-invade ang Earth dun sa first Avengers movie. So, technically, nalaman ni Thanos yung nangyari. So, nakilala niya na si Stark dun. Yun. Actually, nagawan ko na ng video yan. Mas maganda kung papanoorin mo yun. Ayun lang ang sagot. Dahil sa first Avengers movie, kaya nakilala ni Thanos si Stark. Okay, moving on. Ano pa? Ano pa yung mga question-question nyo? Again, kung gusto nyo mag-donate, meron tayong GCash number sa pinned comment ng live. Nandyan yung number natin na pwede nyo padalan. Kahit tigpipiso pa yan, babasahin ko yung message nyo. At huwag nyo kalimutan sa mga nandito naman na meron pang libreng 75 stars. All you need to do is pindutin yung star na yan. Baka naman, yung dilaw, pindutin mo tol. Merong libreng 75 stars dyan na nakatago. Pwedeng-pwede mo maklaim. So ayan, meron tayong star sender na malupit. Nagpadala siya ng 100 stars sa live. Shoutout sa'yo, Lee Anthony Gutierrez. Thank you so much sa 100 stars, brother. Good evening, Katoto. Ano yung top 5 MCU series at movie mo? Ngayon, so top 5 MCU series muna tayo. Ano na to, ah? In no particular order na lang para mas masaya. So, Loki, WandaVision, Moon Knight, The Falcon and the Winter Soldier, tsaka Hawkeye. Actually, paano ba? Paano ko ba ilalagay, irarank yun? Pero yun, favorite ko sila lahat. Favorite ko sila lahat. Pero kung movie naman ng MCU, top 5 ko is Guardians of the Galaxy Volume 2, Spider-Man Far From Home, No Way Home, Infinity War, tsaka Endgame. Ayan. Ayan yung top 5 ko sa movies. Ayun lang. Moving on. Salamat Lee Anthony Gutierrez sa 100 stars, ha. Thank you so much, brother. Huwag kayo mag-spam, guys, ha. Naglalag yung comment section. Naglalag po. Yung Loki ba, ibang universe yun o ibang timeline? Timeline po. Kung nakikinig kayo masyado sa Loki ng maayos, maintindihan nyo. Timeline lang. Timeline. Okay? Dahan-dahan lang sa pagko-comment kasi naglalag po tayo. Kung na-comment nyo na ng isa, mag-antay muna kayo mga 5 minutes bago mag-comment ulit. Nang yun ulit yung comment nyo kasi naglalag po, guys. Baka mawala yung live natin yan. Ayan, meron tayong star sender ulit, si JP Crisostomo Madarang. Maraming salamat, JP, sa 25 stars. Last star ko na to, Katoto. Katoto, manonood ka ba sa sine ng Thor Love and Thunder? Kung oo, saan? Para makasabay na talaga kita sa panonood ng MCU movies. Tol, one thing is for sure, sure ball manonood ako ng Thor Love and Thunder sa sinihan. Sigurado yan. At kung saan, hindi pa ako sigurado as of now. Kasi it depends kung saan ako makakapag-book ng ticket. And ayun, mag-antay lang kayo kasi lagi naman akong ano eh. Lagi naman ako nagpo-post ng schedule at oras talaga at lugar. Yun nga, schedule. Lagi ako nagpo-post kung saan ako manonood kung gusto nyo sumabay. So, abangan nyo lang yun kapag July na. Wait lang, okay? Ma-update din kayo. Salamat, JP, sa 25 stars. Si Lian Samaniego, shoutout sa'yo. Patay na ba si Lady Sip? Kung hindi pa, nasa Thor Love and Thunder kaya siya. Hindi siya patay at lalabas siya sa Thor Love and Thunder. Confirmed yon, brother. Long time ago. Talagang nasabi na before yan na babalik siya doon. Hindi siya patay. Okay? O, wait lang. Meron pala mga nagpapadala rito. Shoutout kay Cedric Pagulayan. Shoutout daw kay Alexis Pagulayan. Salamat po. Si Rances Dorero, shoutout sa'yo. Katoto, si Namor, sure na bang sa Wakanda lalabas? Si Namor, rumored pa lang sa Black Panther 2. Hindi pa confirmed. Mahirap magsabi ng confirmed kapag hindi pa talaga. So, merong chance, malaki ang chance na siya yung villain doon. Kasi sa Endgame pa lang, meron na tayong hint na merong attack from under the ocean sa Wakanda. So, malamang Atlantis na yon. At si Namor ang magiging main villain ng movie na yon. Pero, again, di pa confirmed yan. Ano pa lang, puro rumors pa lang. Okay, sana naintindihan ni Rances. Shoutout din kay Jason Climacosa. Nagpadala siya ng 10 pesos sa GCash. Maraming salamat, Jason. Good evening, Katoto. Sinong possible main villain bukod kay Kang? Bukod kay Kang, meron pa ba akong ibang nakikita? Siguro si Gore the God Butcher. Feeling ko hindi siya mamamatay sa Thor Love and Thunder at pwede pa siya mag-asik ng lagim all throughout the MCU story. Ayun, feeling ko siya.
Gore the God Butcher, Galactus, malay mo, magsilabas na yung mga yan, di ba? Pero as of now, si Kang yung nakikita ko talaga. And pwede ring walang big bad villain eh. Pwedeng meron silang iba't ibang kalaban sa bawat story ang pinapanood natin moving forward. Parang ganun yung kasi nangyayari ngayon eh. Parang merong iba't ibang conflict na nangyayari na talagang di na kailangan ng big bad villain, no? Pero yun, only time will tell, brother. Ayan, shoutout kila Aaron, sila Pat. Hello po, kamusta kayo? Kilala mo ba si Eugene Patilio? Si Eugene Patilio, yan ay si Frogman. Tama ba? So lalabas siya sa She-Hulk series. Sa tingin niyo po ba deserving si Falcon bilang kapalit ni Captain America? Regardless kung binigay yung shield, deserving ba siya? Deserving siya. Dahil nakita siya ni Steve Rogers na deserving siya, para sa akin, deserving din siya. Kasi, alam niyo yun, hindi mo kailangan maging super soldier just to claim the mantle. All you need to do is maging mabuting tao ka at magandang ehemplo. So, bagay na bagay si Sam Wilson doon. Ayun, sana naintindihan ha. Shoutout ulit kay Lee Anthony Gutierrez. Nagpadala na naman siya ng 50 stars alive. Thank you so much, Lee Anthony. Nakaka-excite si Christian Bale sa Thor Love and Thunder. From the Dark Knight to Thor. Ano? From the Dark Knight to Marvel bilang Gore. Sana wag siya pahinain sa Thor Love and Thunder. So, again, si Christian Bale. Ako hindi kasi ako masyado mahilig ng Batman eh. Talagang hindi ako ma-Batman. Pero, syempre, narinig ko na yung pangalan niya. Na-research ko na rin. At ang galing nga niya. So sana sa MCU, ganun din yung kalabasan ng acting niya, yung performance niya, sana maging okay. At excited na ako makita si Gore, to be honest. Hindi pa nare-reveal yan sa trailer, sa laruan pa lang. Di ba? Sana makita na rin natin sa future na mga promotion. Hindi ko nga alam kung kailan yung official trailer ng Thor Love and Thunder. Sana maglabas bigla, no? So yun, Lee Anthony Gutierrez, salamat sa'yo. Maraming salamat sa 50 stars na sined mo. Okay, so commercial muna. Sa mga gusto mag-donate na ang stars at GCash, pwedeng-pwede yan. Share ko lang ulit na iniipon ko po yung mga donations natin para makapag-improve ng community. So gusto ko mag-expand, sana matulungan nyo ako via donations. So kung ayaw nyo naman ng stars at GCash, pwede kayo mag-share ng live, pwede kayo mag-comment na mag-comment dyan. Ayun lang, pero syempre napakalupit kung makapag-send kayo ng GCash at stars. So sa stars, meron tayong 75 stars na libre. Ang gagawin mo lang, pindutin mo yung kulay dilaw na nakikita mo sa comment section. Yung color yellow, try mong pindutin, automatic, may 75 stars. Ngayon, kung ayaw mo, okay lang. Pero sayang yan, kasi na-expire yan, 30 days lang. So try mong pindutin. Yung GCash naman natin, nandyan sa pinned comment kung gusto nyo magpadala. Kahit piso pa yung ipadala nyo, binabasa ko. So, let's go. Malaking tulong po yan sa ginagawa natin. So, sana matulungan nyo ako. Ayun lang. Salamat sa mga magpapadala at sa mga nagpadala na. Let's go. Katoto, naglaban ba si Eugene Patilio at Spider-Man sa comics? Hindi ako nagbabasa ng comics, pero nagharap sila doon sa pagkakalam ko. Ano pa? Ano daw? Sid Harta. Loving Disco at Katoto Community. Salamat brother ha. Maraming salamat po. Love you Katoto, sabi ni Axel. Maraming salamat Axel sa pagmamahal. Katoto, totoo ba si Red Skull ang pumatay sa magulang ni Peter Parker? Sa comics yun, hindi sa live action. Agree ka ba Katoto na magkakaroon ng solo movie si Wanda? Agree ako. Pero syempre, it depends sa Marvel kung gagawin nila yan. Hindi confirmed yon guys, hindi confirmed yon. Rumor lang yan, as of now. Mahirap sabihin na totoo yan kasi maraming maniniwala. So as of the moment, rumor lang yan, hindi confirmed. Kailan release ng official trailer ng Thor 4? Yun nga yung sinasabi ko kanina, hindi ko nga alam. Hindi pa natin alam kung kailan yon, kasi Marvel lang nakakaalam yan. Bigla-bigla naman kasi sila nagda-drop ng trailer kung gusto nila. Biglaan, no? Ayun. What if bumalik si Dormammu kasi alam niyang wala na yung time stone kay Dr. Stone? Dr. Stone? Sino yung Dr. Stone? Pwede. Pwedeng bumalik si Dormammu since na-introduce din naman yung Dark Dimension ulit sa end credits scene ng Multiverse of Madness, di ba? So, who knows? Ayan. Wait lang ha. Lalagay lang ako ng tubig. Aray ko po.
Okay, moving on. Sino man nanalo? Thor versus Wanda. Sana masagot. Hindi ko alam kung sino man nanalo. Sabi ni Stanley, wag daw tayo maganyan kasi depende sa writers. Pero kung ako tatanungin mo, Wanda Maximoff ako. Lalo nung yung nakita ko sa Multiverse of Madness, yung ganung kapangyarihan ni Wanda. Nako po, Wanda ako. Sir Obey. Oy, shoutout pala kay ano, Ivan Joshua Handusay. Salamat sa 75 stars. Sir Obey, yung Multiverse of Madness ba to set up na yung Secret Wars? Is this going to be the next big movie like Endgame? So brother Ivan, as of the moment, I can't confirm kung set up siya para doon. Siyempre, hindi naman ako isa sa mga gumagawa ng movie. Pero, gaya ng sinasabi ng lahat, yung Multiverse of Madness, parang naging stage 1 ng storyline papunta sa Secret Wars. So, ayan nga yung ongoing, ano ngayon, ongoing theory, ongoing opinion ng mga fans. So, yung Secret Wars, to be honest, sa comics daw, napakalaking ano niyan, napakalaking event na talagang sobrang nakita-kita yung mga ano, iba't ibang characters from the another universe, sa multiverse, tas naglaban-laban sila for supremacy. So, kung mangyayari yan sa live action, malamang, mala-end game talaga yun. Kasi syempre, different characters yun, no? Makikita mo lahat ng ganun ulit, parang end game, tapos mas malawak pa, di ba? Kaya sobrang nakaka-excite yung future ng MCU as of the moment. And I can't wait na mapanood yun kung sakaling totoo. Sana. Sana lang talaga, no? So, yun. Maraming salamat kay Ivan Joshua Handusay. Salamat sa 75 stars, brother. Si Lexmar Morillo. Salamat sa 75 stars. At toto, may ibang superhero po ba sa Spider-Man ni Toby at Andrew bukod sa kanila po? Good question, pero parang ano kasi, yung movies ni Toby at ni Andrew, parang stand alone talaga siya eh. Ang connection niya is ano lang, halimbawa Spider-Man 1, tapos nagkaroon ng Spider-Man 2. Yung Spider-Man 2, ang nagiging connection niya lang na parang shared is yung galing sa Spider-Man 1. So technically, ang hirap ah. Feeling ko wala kasi magulo eh. Iba, magkakaiba sila ng ano eh, ng franchise eh. To be honest, yung franchise ni Toby, iba yan. Yung kay Andrew, iba yan. Pero kung nagkita-kita sila sa No Way Home, kung i-assume na natin yung multiverse na ganon, so since pare-pareha silang Peter Parker, at kay Peter Parker ni Tom Holland, maraming superhero, pwedeng ganon din kay Toby. Pwede. Pero hindi natin na-explore yon. Dahil syempre, Spider-Man movie lang naman yun, yung kay Toby at kay Andrew, di ba? Hindi sila nasa loob ng isang MCU na tinatawag. Kumbaga, wala silang ibang kasamang palabas sa isang shared universe, technically. Naiintindihan nyo ba? Kaya medyo technical yung tanong niya. Pero ayun nga, kung sa multiverse, nagkita-kita sila, maaaring meron ding mga superhero doon. Hindi lang alam siguro ni Toby at ni Andrew. No? The way Tom Holland knows the universe. Yung yun nga, his own universe. It depends. Oh, nalito ka, no? Nalito ba kayo? Pero yon, ang highlight lang, feeling ko meron din. And baka hindi lang alam ni Toby at ni Andrew. Ayun lang. Again, sana naintindihan mo, Lexmar. Nagulo yung utak ko dun, ah. Ayan, hello sa inyo. Si Kenneth, charot sa inyo, men. Bakit pinatay si Supreme Strange? Dahil ba oo, dahil dyan. Pero gagawin ko ng content niya, wag ka mag-alala tol. I-upload ko yan, kaya hindi ko sasagutin na mahaba ngayon. Ano pa? Sana magtambal si Miss Marvel at America Chavez sa isang movie. Ikaw ka, Toto, sinong gusto mo mag-partner in one movie? Gusto ko magkitang magkakampi si Ant-Man at si Hawkeye sa isang palabas. Wala lang, para malupit yung combo. Ano pa? Bakit nabuo yung braso ni Hawk sa trailer? Nabuo? Paano nabuo? Gumaling siguro. Akala ko permanent na yung damage ng Infinity Gauntlet. Akala ko din. Pero si Hawk, meron niyang healing factor. Pero ma-explain sa series yan. Ma-explain naman na maayos yan. Kaya kalma lang kayo. Okay? Lexmar, thank you po. O, diba? Naintindihan mo naman yung sagot ko. So again, commercial lang. Patunugin nyo naman yung star natin.
Patunugin nyo naman yung ano, notification. So, claim nyo yung ano nyo. Claim nyo yung libreng 75 stars. Pwede nyo ipadala yan dito kung gusto nyo. Wala lang. Donations lang sa live. Pampagana din. Tsaka GCash natin, ha, nandiyan sa pinned comment. Waiting lang ako sa mga magsisend dito kahit piso. Maglagay kayo ng message para mababasa ko. Okay. Ano to? Ayun pala. Ano yung may nag-check? Meron nag-ano sa akin sa GCash? You receive money with a clip. Paano yun? Paano makiklaim yun? O yan, pinatunog na. Pinatunog na yung star ni Jeffrey De Los Reyes. Shoutout sa'yo. Katoto, about sa multiverse, parehas lang yung year time ng kada multiverse. Example, year 2022 sa main timeline. Ganun din ba sa iba? May pinagkaiba ba yung portal ni America Chavez at sa TBA? Ibang TBA ang sinasabi mo, Jeffrey. Tonight with Boy Abunda yan eh. TVA, as in victory, hindi as in boy. Kaya ba ni American Chavez mag-travel sa past or sa future? Wait lang ha, isa-isa lang. Isa-isa kong sasagutin to, Jeffrey ha. So, yung sinasabi mo, same year at time kada multiverse, hindi. Pwedeng iba sa ibang universe. Hindi siya generic, hindi siya universal. Kita mo naman sa pagtalo nila sa Multiverse of Madness, di ba? Meron silang natalunan na parang luma na. Na parang vintage na. So yun, isang pruweba yun na hindi pare-parehas ng time at year. Tapos, ano pa yung samang tanong? May pinagkaiba ba yung portal ni America Chavez sa TVA? Meron! Una sa lahat, TVA, timelines ang tinatalo na nila, hindi universes. Yung kay America Chavez naman, portal yun papunta sa iba't ibang lugar sa multiverse. So dun pala, magkaiba na. At kaya ba ni America Chavez mag-travel sa past or sa future? It depends sa dimension na mapupuntahan niya. Kung pwede siyang makapunta sa isang universe na nakaraan yon, pwede. Pero ayun nga, sabi ko nga sa'yo, it depends sa year at time ng universe na yon. Hindi kasi pare-pareho yan. Pero kung main timeline, ang sinasabi mo, main timeline lang, hindi siya alis ng universe, tapos pwede siya mag-travel sa past or future, I don't think so. Feeling ko hindi. Feeling ko hindi ganun nag-work yung powers niya. Gets mo na. Daming tanong ni Jeffrey, no? Tatlong tanong yun sa isang star. Ganyan dapat, di ba? Ganyan dapat. Kung magsasend kayo ng star, punuin nyo na yung message para mababasa ko. Thank you ulit, Jeffrey, ha? Salamat sa tulong. Wait lang, may nagsend daw ng GCash. Eto, wait lang, babasahin ko. Shoutout kay Gaius Emmanuel Paras. Salamat sa 10 pesos, ha, sa GCash. Katoto, kakatapos lang sa Moon Knight. Thoughts sa end credits. Thoughts sa end credits scene ng Moon Knight, hindi na dapat patagalin. Inintroduce si Jake Lockley. Yun lang yun. So si Jake Lockley ay isang, siya yung pangatlong personality ni Moon Knight. Siya yung pinaka-brutal sa tatlo. Siya yung pinaka-walang pakialam pumatay. Papatay siya kung gusto niya. Ganon. Inintroduce lang nila kasi all throughout the series naman, puro hint na about Jake Lockley. So, hindi na rin nakakagulat eh. Inaantay na lang natin yung reveal. At yun na nga yun, sa end credit scene siya pinakita. So, malamang sa next future project ni Moon Knight sa MCU, marami tayo malalaman about Jake Lockley. Ayun lang. Sana naintindihan mo, Gaius Emmanuel Paras. Salamat sa 10 pesos sa GCash. Ayan, salamat. So, ayan ha, guys. Ang galing nung nag-comment kanina eh. Sabi niya piso mula sa puso daw sa GCash. Gusto kong i-hashtag 'yon. Sino ba nagsabi noon? Nasaan na 'yun? Nawala ah. Si Eric Kaluya. Eric, gagamitin ko 'yan ah. Ang ganda nung sinabi mo eh. So sa GCash, guys, pwede kayong magpadala ng piso mula sa puso. Ang galing noon, natuwa ako doon. So, hashtag ko 'yan sa next live. Piso mula sa puso sa GCash, guys. Send kayo. Tsaka maglagay kayo ng message para meron tayong mababasa. Salamat ka, Toto, sabi ni Gaius. Salamat din sa support, man. Ayan, meron din nagpadala ng 10 pesos dito si JC Lynn Montilla. May binubuo po bang bagong grupo si Wong na parang Avengers? Hindi si Wong. Si Wong lang, parang meron lang siyang connection sa mga characters na yon. Pero hindi niya binubuo. Ang bumubuo ng bagong grupo ngayon sa MCU is si Val. So si Val ay nakita natin yan sa The Falcon and the Winter Soldier. Nakita natin siya sa pangalan nito, Black Widow. Yung nire-recruit niya si Yelena, di ba? Yelena Belova.
So siya ang merong bagong binubuong grupo. Hindi lang natin alam kung Dark Avengers ba to o Thunderbolts. Nandun lang sa dalawa yon. Pero only time will tell. Yun lang masasabi natin. Pero si Wong talagang involved lang siya sa lahat ng movie ngayon. Meron nga tayong nag-joke nga siya eh. Sabi niya, Wong Cinematic Universe daw. So ang kulit nun. Ang kulit nun, no? Meron lang siyang connection sa mga characters na pinapalabas lately. Yun lang yun. Pero hindi niya binubuo yan. Ayun lang. Salamat kay JC Lynn Montilla sa 10 pesos sa GCash. Mabuhay ka. Si John Paulo Madarang nagpadala ng 17 pesos sa GCash. Maraming salamat, John Paulo Madarang. Katoto, salamat sa pagsagot sa aming mga tanong about sa MCU. Man, John Paulo, maraming maraming salamat din sa suporta. Again, ginagawa ko to para matuto kayo, no? Ginagawa ko to para mas lalo nyo ma-appreciate yung MCU. And wag nyo isipin na ano ha, yung paulit-ulit kong sinasabi na nangihingi ako ng donation sa GCash, sa Starts. Hindi ibig sabihin noon, eh pera lang ang habol ko. Ibig sabihin lang noon, humihingi ako ng tulong just to expand the community. Kasi kailangan ko talaga ng tulong nyo, to be honest. Eh, hindi ko kakayanin mag-isa buuin yung pangarap ko eh. So, kung pwede naman kayong magganyan, kahit tigpipiso pa nga, kanina ko pa sinasabi, malaking tulong na yan. So, salamat sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng naniniwala. Tuloy-tuloy lang tayo. Kita-kits tayo hanggang sa tagumpay talaga. As of now, building up pa lang tayo eh. So, alam nyo na yan kung tunay kayo sumusuporta. Maraming salamat ulit. Okay? So, John Paulo Madarang, salamat din sa support. At si Marie Grace Tubio, maraming salamat sa piso mo. Katoto, buti di masyado mahangin ng mic mo now. Ano lang eh, nagkamali lang ako kahapon o nung, kung kailan man kayo nanonood. Hindi ko pala naayos. Yung mic ko pala is ang nadedetect niya is yung sa laptop. Hindi pala to. Ngayon naayos ko na kaya hindi mahangin, no? Sana naintindihan niyo yung boses ko nang maayos. Ayun lang, hello sa mga nagko-comment, si LJ, sila Maru, Isaiah, si Rhea Malyari, hello sa iyo. Si Sean Michael, wrestler 'yun ah. Basta tayo ng mga tanong nila. Okay, wala pa namang star senders and GCash eh. So again, kung gusto niyo magpadala ng stars, padala lang kayo, lalabas kayo sa alert box. Merong libreng 75 stars si Facebook para sa ibang tao dyan. Try mo kung meron kang 75 stars, madali lang yan. Pindutin mo lang yung color yellow na nakikita mo sa comment section at automatic merong 75 stars dyan. Ayun lang. At GCash natin, nandyan sa pinned comment yung number kung gusto niyo magpadala ng piso o kahit magkano. Let's go. Moving on. Sa tingin niyo po, maganda ba yung tambalan ni Spider-Man at ni Deadpool? Oo naman. Malaking ano rin sa comics yun eh. Malaking, maraming fanbase din yan. Malawak yung fanbase nung duo na yun. So gustong-gusto ko makita sa live action yon at hindi na siya imposible mangyari. Kasi syempre si Deadpool, sa pagkakaalam ko, confirmed na yung Deadpool 3 po is MCU na. So technically, magkasama na sila ni Spidey. So, I can't wait. Juan Paulo Reyes, hello sa'yo. Maraming salamat sa 10 stars. Katoto, kailangan ba ng New Avengers ang kagaya ni Tony Stark? To be honest, syempre, kailangan mo ng mayaman sa grupo mo. Kailangan mo ng matalino sa grupo mo. So, oo. Kung meron mang kagaya si Tony Stark, kailangan sa grupo yung isang Tony Stark. Diba? Kailangan natin yung utak eh. So, oo naman. Juan Paulo Reyes, salamat sa 10 stars ha. Ito pala, may mga nagpapadala pa. Shoutout kaila Vincent Palacios. Nagpadala siya ng 50 pesos sa GCash. Thank you so much, brother. Vincent Palacios. Support sa channel ni Boss. Uy, maraming salamat. 50 pesos yun. Thank you so much, Vincent. Mabuhay ka. Si Chris Jericho Florentino. Oh, wrestler din to. Kanina, Shawn Michael. Ngayon, si Chris Jericho. Chris Jericho Florentino, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pinadala mo. Katoto, pa-shoutout naman, lapit na grad namin. Uy! Chris Jericho, malapit na ang graduation mo. Congrats in advance, ha? Sana all, gumraduate na. Ako kasi hindi ako graduate ng college, guys. Wala lang, share ko lang, okay? So yun, salamat sa mga nagpapadala sa GCash. Thank you so much. Tuloy-tuloy lang tayo bago ako matapos, ha? Habol lang kayo ng habol. Yung GCash natin, nandyan sa pinned comment yung number kung gusto nyo. Eto naman, may star sender tayo ulit. Pwede kayo magpadala, ha? Padala lang ng padala. Tuloy-tuloy lang tayo, payaman, no?
Shoutout kay Ray J para Iso. Maraming salamat sa 35 stars. Katoto, sa Thor Ragnarok, bakit nakuryente siya sa maliit na chip sa leg ni Thor? Di ba dapat hindi siya makuryente dahil God of Thunder siya? Ray J para Iso, ito ay nasagot ko na long time ago. Hindi po kuryente yung nasa obedience disk. So yung tinutukoy mong maliit na chip, ang tawag doon is obedience disk. Okay? Hindi siya kuryente, kundi parang lason. Para siyang inaatake yung nervous system mo paloob. Lason siya, hindi siya kuryente. So yung representation lang kasi, maraming nalito na parang electricity gumagana, pero hindi. Yun talaga yun. Obedience disk ang tawag doon, brother. Okay? So sana naintindihan ni Ray J para Iso. Maikling explanation lang yan, pero kung gusto mo ng mahabaan, hanapin mo yung video ko. Kasi na-upload ko na yung dati pa eh. Matagal ko nang na-upload yon. So, Ray J, salamat sa 35 stars. Mabuhay ka. Thank you sa mga nagpapadala. Grabe kayo. Napakalupit nyo lahat. So, di pa tapos ang live, ha? Pwedeng-pwede pang humabol ng GCAS dyan, tsaka stars. So, sa mga may libreng 75 stars, ulitin ko to hanggang matapos tayo. Meron kayo libreng 75 stars, pindutin mo lang yung natatanging kulay dilaw na nakikita mo sa comment section. Ito, yung kulay dilaw na yan, pag pinidot mo yan, may nakatagong 75. Pero kung nakuha mo na dati, wala na yun. Bili ka na lang, tapos padala mo. Para masaya. Alright. Okay, moving on. Hello kay na Donald Rain. Si Reynaldo, shoutout sa'yo. Si Brent. Sa No Way Home, nung bumalik ang mga villain sa kanilang universe, namatay ba sila? No one knows kung namatay sila. Pero kung opinion ang tinatanong mo, feeling ko hindi. Feeling ko hindi sila namatay at nagkaroon ng branch reality kung saan mabait na sila. Yun lang. Opinion lang yun, ha. Hindi confirmed. Sarili ko lang na ano yun, sagot. Kasi wala naman nakakaalam eh. Overwhelming support, sabi ni Sid. Oh. Salamat sa mga katoto. Again, hindi, I can't thank you enough, promise. Sa lahat ng tulong na binibigay nyo. Sa lahat na nagko-comment, pasensya na kung hindi ko mabanggit lahat. Pero kung ikaw ay tunay na katoto, sobrang mahal na mahal kita. Maraming salamat sa'yo. At syempre, lalo na yung mga star senders, mahal na mahal ko kayo. At syempre, lalo na yung mga GCash senders, no? Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, may nagpadala ulit ng 10 pesos. Shoutout kay Shield Don John Abarca. Maraming salamat sa 10 pesos sa GCash. Katoto, papasa pa po ba ako? Papasa po ba ako this semester? Salamat po, Idol. Tol, ikaw ang nakakaalam niyan. Hindi ko alam. Mamaya sabihin ko, papasa ka. Tapos biglang hindi ka na gumagawa ng mga module. Paano kang papasa? Pero again, good luck sa'yo, Tol. Galingan mo this semester. Ikaw ang makakaalam niyan. Ikaw ang nakakaalam ng sagot. Kung makakapasa ka. Pero I believe in you. So, oo, papasa ka. Diba? Good vibes tayo dito. Maraming salamat sa inyo. Shield Don John. Salamat sa 10 pesos. Okay, ayan ha, sa mga nagtatanong paano magpadala ng GCash, nandyan po sa pinned comment. Nasa pinned comment po yung number ng GCash kung gusto nyo. At yung stars, padala lang kayo, patunugin nyo naman. Patunugin nyo naman ulit yung ano natin, yung stars notification sound, baka naman. Wala pa nagpapatunog ulit eh. Ang pinakahuli, si Ray J Paraiso, shoutout sa'yo ulit. Siya yung pinakahuli nagpatunog, wala na ba papatunog dyan? Matapos na tayo, baka naman. Rhea, katoto, support ka namin. Alright, salamat Rhea. Sino po si Scourge ng Ragnarok at saan siya galing? Asgardian din si Scourge. Siya yung pumalit kay Heimdall sa pagbabantay ng Bifrost Bridge nung nawala si Heimdall. Ayun lang, kasi si Heimdall, umalis siya ng Asgard kasi nga alam niya yata na si Loki na yung nagpapanggap na leader dun. So yun, ayan, may nagpatunog na. Nagpatunog ng 75 stars. Shoutout kay Liam Panzo. Hello, Liam. 75 stars yan, ha. Suntukan ka, Toto. Joke lang. Wala pa, shoutout lang. Wala kasing matanong. Wala lang matanong si Liam Panzo. Suntukan na lang. Suntukan tayo, Liam. Salamat sa 75 stars, ha. Mabuhay ka. Salamat sa pag-claim. Ayan, ha. Libre yun, guys. Libre yung 75 stars. Pinadala ni Liam Panzo. Ikaw din, pwede kang kumuha ng libreng stars. Pindutin mo lang yung kulay dilaw na logo. Paulit-ulit ko talaga sasabihin yun, guys, kahit mainis kayo. Kasi syempre, kada segundo may pumapasok sa live natin na bago. So, hindi nila alam, di ba? At again, GCash natin, nandyan yung number sa pinned comment kung gusto nyo magpadala.
Inaantay lang natin yung mga message nyo. Moving on. Katoto, kung nag-success yung Ultron bots, wala si Vision. Sino ang asawa ni Wanda sa 838? It depends eh. Pwede pa rin naman kahit successful si Ultron eh nagkaroon pa rin ng Vision for improvement. Di ba? Di mo alam. You'll never know, brother. Pero, ayun yun. Yun yung counter-argument ko sa'yo. Hindi porket naging successful si Ultron, eh wala nang Vision doon. Di ba? So, ako, I'm assuming meron pa din. It's the same scenario na nangyari sa WandaVision. Ganun pa rin yung sa Westview. So, kaya lang siguro hindi napakita si Vision sa Multiverse of Madness kasi katulad nung nasa main MCU timeline, eh, hindi rin natin alam kung nasan si White Vision, di ba? So, yun. Yun yung insights ko. Sana naintindihan mo. Ano pa? Mga questions yun dyan. Masisira ba ni Magneto yung Mjolnir at Axe ni Thor kung nasa MCU siya? Ewan ko. Di natin alam. Wala nga siya sa MCU eh. Yun yung mismong point dun. Pero kung nandun siya, sa tingin ko, hindi rin. Hindi rin. Di ako, sa tingin ko, hindi ganun kadali. Wala lang. Napaka-open naman ni Magneto kung talagang ganun yung mangyayari. Alam niyo naman sa live action, eh, di porket malakas sa comics, ganun din siya sa live action, di ba? So, sa MCU, I don't think so na ganun kadali lang masisira ni Magneto yung mga yun. Yun lang. Nga pala, may upload ako bukas ha. Nag-video ko eh, bago ako nag-live. Inaayos ko lang siya, pinapolish ko lang ng malupet. Abangan nyo na lang pagka-upload ko bukas. Salamat sa mga nandito pa rin. Naglalag ba ako? Naglalag ba yung live natin? Feeling ko oo. Meron bang ano, naglalag sa inyo yung live? Anong bakit? Di ko gets yung tanong mo. Support Kuya Obey for more true Marvel content video. Salamat po. Paano kaya yung mangyayaring zombie apocalypse katulad sa What If? Ano lang yun eh, may nagdala ng virus sa Quantum Realm, sila Janet. Yun yung nangyari. Ay, salamat kay ano, Juan Paulo Reyes, pinatunog na naman. Salamat sa pagpapatunog ng notification, Juan Paulo Reyes. Bakit parang naging horror movie ang Doctor Strange? Kasi ang director niyan ay magaling na horror director, si Sam Raimi. Matagal naman ang announced na horror movie yan. First ever horror genre yan, Multiverse of Madness. So, ano naman siya? Tinupad niya naman yung wish na... Tinupad niya naman yung statement na yon. Horror naman talaga yung nangyari, di ba? So, yun. Wala lang. Para siguro iba naman yung atake sa MCU. Ayan, pinatunog na naman ang notification. Shoutout kay Jason Ray Nukim Alonso. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa 30 stars. Good evening, Katoto. Quick question lang po. Consider ba na canon din ang Inhuman series ng Marvel? Na-curious lang kasi ako na naandun si Black Bolt. So technically, hindi natin alam kung gaano kalalim or kung gaano kalayo yung canonicity ng Inhuman sa MCU. Katulad lang ng kay ano yan, kay Daredevil, na hindi natin alam kung hanggang saan dun yung canon. So dumagdag lang si Inhuman series sa iniisip natin. Pero hindi pa siya 100% canon as of the moment. Siguro yung lumabas muna na character lang na si Black Bolt. Siya pa lang. Hindi pa yung mismong Inhumans. Pero yun na rin yun. Technically sa future, ganun na rin yun. Naintindihan ba? Salamat ulit, Jason Ray Nuki Malonzo. Si Gian Purification. Maraming salamat sa 75 stars, Gian. Mabuhay ka. Huwag kayo mag-spam ng comments ha. Kasi naglalag po tayo. Naglalag ako sa cellphone ko. Patunugin natin katoto notification mo ulit. Ayan, salamat JP Crisostomo Madarang. Salamat sa pagpapatunog ng notification. Napakasarap sa tenga. Actually, patapos na tayo guys. Patapos na ang live natin. Nakaisang oras na tayo dito. Naglalag ako sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ba ako naglalag sa inyo? Sa laptop tsaka sa cellphone ko naglalag ako. So, salamat ulit sa lahat na nagpa-Gcash ngayong gabi. Bukas ulit. malaking tulong talaga yan. Again, hindi ko naman yan ginagastos for my own gastos.
ano yan, ipon yan for the community sa lahat ng ginagawa nating improvement sa content. So, salamat po sa inyong lahat, no? Patapos na tayo. Unti na lang to. Ayan, may nagpatunog pa ulit ng ating ano, notification sound ng star. Shoutout kay Akim MF. Maraming salamat sa 50 stars, Akim. After ni Professor X, may Easter egg na ba kung sino susunod na X-Men character ang lalabas? Lakas mo, katoto. O hindi ako malakas, kayo ang malakas, mga katoto. So, kung sinong X-Men na lalabas, wala pa eh. Pero may rumors tayo na pwedeng lumabas si Storm sa Black Panther Wakanda Forever. Kasi 'di ba, parang may something sila ni Wakanda. Parang may something sila ni T'Challa, pero patay na nga pala si T'Challa, no? Ewan ko lang. Pero may rumors kasi na lalabas si Storm doon eh. Pero ayan, Brother Akim MF, wala pang sure ball. Si Professor X pa lang yung pinaka-latest na mutant na nasa MCU. Okay, sana naintindihan mo. Hindi pa nga ano yun eh, hindi pa main timeline eh, nasa 838 pa eh, 'di ba? So technically wala pa rin sa main MCU. Pero yun na yun, papunta na tayo doon. Again, I can't thank you enough sa mga nagpapadala ng GCash. Andito na naman siya. May nagpadala ng 10 pesos. Shoutout kay Renny Chan. Walang message pala, sayang. Renny Chan, sayang yung 10 pesos pero huwag kang mag-alala, appreciated 'yan kahit wala kang message. Pero yun, kung may message ka, chat mo na lang dito sa comment kung gusto mo. Salamat, Renny, ha. Salamat sa mga nagpapadala ng GCash. Promise, napakalaking tulong niyan sa akin. Tsaka yung stars. So much. So much love para sa inyo. Thank you so much, guys. Okay, moving on. Basta pa tayo ng konti bago tayo matapos. Kailan ba lalabas sa digital ang Doctor Strange? Wala pa eh. Wala pang balita about dun. Pero yung camera, Diyos ko po, ang bilis, no? Huwag kayo manonood masyado ng ano, ha, ng mga illegal na website. Wala lang. Para matulungan natin yung ano, mismong gumagawa ng movie. Katoto, kakapanood ko lang nung Thanos was right. What if magpa-purge dito sa mundo? Effective kaya yon? The purge sa mundo? Nako, ayoko. Feeling ko, ako safe ako, wala naman akong kaaway eh. Pero yung ibang tao, natatakot ako para sa kanila. Di ba? So, ayoko. Ano mas malakas, Mjolnir or sword ni Thanos? Mjolnir ako. Wala lang. Yung sword kasi ni Thanos, parang matalas lang eh. Yung Mjolnir, meron talagang pang-control at kaya niyang i-handle yung thunder. Electricity tuloy. Yung thunder ni Thor. So, technically, may powers pa rin siya. Yung ano kasi, yung espada, parang wala. Spada lang siya, yun na yun. Wala lang, para sa akin lang naman. Ewan ko para sa inyo. So, ayun, salamat sa mga nagpapatunog ng notification. Wala na ba? Wala na ba magpapatunog ng notif dyan sa stars? So again, kung gusto nyo pang humabol, pwede pa. Habol lang kayo, stars kayo, pa-stars kayo, tsaka GCash. GCash natin, nandyan sa pinned comment yung number kung gusto nyo magpa-shoutout at magtanong ng sure ball na mababasa ko, no? Kahit piso pa yan, thank you so much agad. So go, nasa pinned comment yung numbers kung gusto nyo. Katoto, pa shoutout kay ano, Camel, o shoutout daw, shoutout sa'yo. Mutants or heroes, Avengers, MCU heroes, sino mas malakas, katoto? Mutants ako, ibang klase yung powers ng mga mutants. Minsan lagpas pa yan sa mga, nag-exceed pa yan sa mga Avengers kasi kita nyo naman kay Logan pa lang ang daya, may regeneration, di ba? Lugi. So mutants ako, X-Men ako over Avengers. Pa-explain ng post and end credit scene ng Morbius, nasagot ko na yan, scroll back mo na lang sa video ko para mas maganda yung marinig mong recap. Okay, scroll back mo lang, nandyan lang naman yung upload ko eh. Matagal ko nang nagawa niyan. Marami na ako nagawa about Morbius. Sana napanood nyo na lahat yon, kasi yung iba late nang napanood eh. So, scroll back nyo na lang kung gusto nyo malaman. Kasi, mas maganda yung sagot ko sa mga ganong content. Okay? So, yan. Tatapusin ko na muna siguro yung live. Nang makapagpahinga na tayo lahat. Maraming salamat sa mga nandito. Salamat sa lahat na nagko-comment, sa lahat na nag-share ng live, sa lahat ng nagpadala sa stars.
Alam nyo na kung sino kayong lahat. Sa lahat na nagpadala sa GCash, thank you so much sa inyong lahat. Until next time po, patapos na tayo. Shoutout-shoutout na tayo ng mga nandito. Oy, Lian sa Maniego, brother. Thank you so much. Si Sean, si Kat, si Rhea. Good night na sa inyo. Sino pa? Salamat sa mga nagstay ha. Hanggang simula, hanggang ngayon, napatapos na tayo. Okay na, hindi na po ako sasagot. Salamat sa inyong lahat. Maurice, Liam, Lexmar, Cyril, sino pa? Comment na, comment, comment na kayo. Patapos na tayo. Gaius, hello sa'yo. Wala na ba? Salamat ha, salamat, 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 salamat na marami. Okay na siguro. So, this is it. Katoto out muna ako. Maraming maraming salamat sa lahat ng tumulong. Hanggang sa muli, bukas ulit. Kita-kits tayo ulit bukas. Okay? Katoto out. And have a good night, mga katoto. Abangan nyo, may upload tayo bukas. Let's go! Bye-bye! Ingat kayo. Good night!